Welcome sa isa na namang video that will make you a money smart Pinoy. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang mga ipon ideas na pwede mong gawin para ikaw ay tuluyan ng makapag-ipon. Marami sa atin ang gustong mag-ipon, pero hindi ito magawa-gawa dahil sa sangkaterbang excuses. 2021 na, dapat kasabay ng pagpalit ng taon, may magbago din sana sa atin. So, ano man ang iyong excuses, tigilan mo na yan. Malay mo, ang mga ideas na matutunghayan mo sa video na ito ay siyang makakatulong pala sa'yo. So, tara na, umpisahan na natin ito. Pero bago tayo tuluyang mag-discuss ng ipon ideas, mahalaga na maunawaan natin kung ano ang tamang formula sa pagsisave. Ito ay income less savings is equal to expenses. Magtabi ka muna para sa savings bago ka maglaan para sa expenses mo, regardless sa amount ng income mo. Huwag na huwag mo itong kalilimutan. Okay? Alright, ang unang ipon idea na gusto kong i-share sa iyo ay ang envelope system. Ito ay ang paggamit ng envelope para sa iyong pag-ipon at pagpabudget. Kailangan mo munang mag-budget. Ilista mo kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan at ilista mo din ang mga bagay na kailangang budgetan. Maglaan ka ng envelope para sa bawat item na pabudgetan mo. Halimbawa nito ay yung utility bills at internet bills mo. Siyempre, maglaan ka din ng envelope para sa savings mo. Ikaw na ang bahala kung ilang percentage mula sa income mo ang isisave mo kada buwan. Pero ang ideal percentage na dapat nating sinisave ay 20% ng income natin. Pero dahil nagsisimula ka pa lang, pwedeng mas mababa pa dito ang isave mo. Pwede kang magsimula sa 5% o di kaya naman sa 10%. And later on, pag komportable ka na, i-increase ito sa 20% and beyond. Tapos kung may natirang pera doon sa budget mo para sa expense items mo, pwede mo itong ilagay sa savings envelope mo bago mo ito i-replenish sa darating na sahuran. Pangalawang ipon idea ay ang 52-week savings challenge. Ito ay ang pag-iipon weekly ng pera na may fixed increment amount hanggang maabot mo ang ika-52 week o isang taon. Kailangan dito ng target increment amount na willing kang isave weekly. Pwede kang mag-target ng piso, 10 piso, o di kaya naman 500 pesos. Halimbawa, napili mong increment amount ay piso weekly. So, sa first week mo, piso ang isisave mo. Sa ikalawang linggo, 2 pesos na yan. Then, sa ikatlong linggo, 3 pesos na. And so on and so forth hanggang umabot ka ng ika-52 na linggo. Kung 5 pesos naman ang napili mong increment amount, sa first week, 5 pesos ang isisave mo. Sa second week, 10 pesos na yan. Then sa third week, 15 pesos na. And so on and so forth until ma-reach mo yung ika-52 week. Madali lang itong gawin dahil may susundin ka lang na increment amount at mahaba ang time frame ng pag-ipon mo. Bago tayo dumako sa last ipon idea, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. So, ang last at ikatlong ipon idea natin sa video na ito ay ang Invisible Bill Challenge. Dito sa challenge na ito, mamimili ka ng denomination na magiging invisible sa'yo. Invisible in the sense na hindi mo siya gagamitin na pambili ng kahit ano pag dumaan siya sa kamay mo. At bagkus, dederecho ito sa savings mo. Gagawin mo ito sa loob ng isang taon. Nasa sayo na yan kung anong denomination ang gagawin mong invisible, gaya ng 20 pesos bill o di kaya naman 50 pesos bill. Basta, dapat maging strict ka sa sarili mo na di mo gagalawin ang napili mong bill. O ayan kaibigan, at ang tatlong ipon ideas na pwede mong subukan ngayong 2021. Tandaan natin, ang pagsisave ay hindi automatic. Kaya kailangan natin itong gawing bahagi ng ating lifestyle. At dapat, kung di pa tayo nagsisave, dapat simulan na natin ito sa lalong madaling panahon. Ang mga ideas na ito ay gabay lamang.
nasa sayo pa rin ang desisyon kung magsisave ka ba o hindi. Happy New Year and thank you for watching. See you in the next video.